Alam mo na ba na ang Generation C pinanganak magmulang 1995 hanggang 2009. Iba pa yan sa Generation Alpha na pinanganak ng 2010 hanggang 2024. Kumakanta pa rin po sila ng happy birthday. Yung mga babies natin ay mga ate at kuya na at malapit na maging pinakamaraming tao sa mundo ng mga trabahante. Magtatrabaho na, magkakasweldo na at sa true lang, kailangan ng matutong mag-ipon at mag-invest. Ito yung henerasyon na walang kaalam-alam sa mundong walang wifi, pero touchscreen na ang telepono sa kanilang mga bulsa. At ang henerasyon na pinakahirap makipag-usap sa isa't isa. Mga magiging trabaho nila mga blockchain developer, robotics technician, cybersecurity professional, medical nanotechnologist. Kaya mo yarn? Paano nga ba tuturuan ng kanilang mga magulang magkwenta na kahit ako umiikot ang ulo ko sa pag-intindi ng mundong ginagalawan nila? Ang hirap, no? Iniisip ko kung Gina ako makipag-usap with memes, emojis, and acronyms. From time to time, tinuturuan nila ako ng words na copium at ini-educate ako kung anong tamang lyrics ng To The Moon skirt, skirt, not skirt, skirt. Pero napapansin ko na there is resistance. Why did you teach nanay that? They would tell their brother. But this is the generation na feeling ko ay either yayaman ang bongga or mababaon sa hirap. Ewan ko ba, nararamdaman ko lang in my bones. Armed with too much information, sometimes, in my opinion, they will either thrive in this world or get buried in debt. So make sure yung mga anak ninyo ay nakikinig at natututo pagdating sa kaperahan or else baka forever tumira sa bahay mo yan. So akin, mas bet ko yun. But that's not healthy, mga mamshi. So here's what to do. Number one, start creating a separate bank account for them as soon as you get pregnant. Separate po yung bank account na yun sa inyong bank account para nakikita nyo lagi at nare-remind na kailangan mo siyang ipagsubi habang baby. Invest mo yung pera na pinagsubi mo, huwag patutulugin. Later, you will see why. Kapag 5 years old, 10 years old, at 16 years old, makinig, pag 5 years old, 10, at 15 years old na sila, show them what the bank or investment account has become. Yan ang pinaka-powerful na lesson sa ating mga batits, one that spans decades. Yung makita nila what time and compounding return can do to their money is the best lesson in life. Di yan mababaon sa utang kapag alam nila na ang interest, sabi nga ni Mr. Monson, kapag kumikita ng interest ay to the moon ang epekto sa pagpapalaki ng kanilang kinikita. They will hate having to pay compounded interest on debt. Kaya gawing wais sa kaperahan ang mga Gen Z children and their friends mga memes dahil sila ang magsasalba sa mundong sinira natin. San punta? To the moon? Sana papunta sa isang mundong may empowered and transformed generation. Bago ako magtapos, nood rin kasi kayo ng FinEd Expo ng Bangko Sentral ng Pilipinas next week, ang pinakamalaking financial literacy event every year para matuto tungkol sa pagmamanage ng utang, pag-save and invest, pag-iwas sa scam at marami pang iba. Libre lang po yan, san ka pa. And for more tips, message me on Salvices on TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. I'm everywhere. Meron akong group na Money University by Salvices. Yayaman ka ba? Kapag nagpa-member ka, depende na sa'yo kung makikinig ka. Let's go! It's free! See you next week, guys! Bye!